Malinis ba? Malinis po, Alcalde. Mike, bate. Isa mo lang pito. Maneng, baka malimutan mo. Pabilyag ko sa linggo. Ano yung handa mo? Tap-tap at kangkong? Wala kang bilib sa akin. Ayan si Mayor. Hindi tayo pababayaan niya. Saka na, tara. Tara. Narinig ba niyo lahat ang pinag-usapan sa meeting kanina? Narinig mo. Totoo lang dyan. Totoo po. Ang ibig ko sabihin, sobrang paniniwala ng ating makababayan sa Amerikano na sila'y babalik pa. Babalik. Alam ba niyo nararapat sa mga tao katulad niyan? Ha? Bigyan ang pasaporte. At ito ang pasaporte na kailangan. Mga grado, mga tao yan. Tama ang sabi niyo, Mayor. Matatigas sa pulo, anong mga gawa ko? Pinagpapawalan ko. Ayaw mo kinik. Kaya nararapas mo na. Kalde! Hindi ba? Oo, Alcalde. Ang baril si Barel. Kaninang umaga lamang, ang inalmusal ng aking baril ay ang iyong ama. Kaya huwag mo naman sabihin sa akin na ibig mong ikaw maging hapunan. Patid ko, Alcalde, na mahaba na ang listahan ng mga nasawi sa iyong baril. Ngita ko man ay may sariling listahan. Ano bang pagkahaba-haba ng listahan ay may katapusan din. Kaya anong malay mo, baka naman sa sandaling ito magbukas ang iyong listahan. Sabay na ba kayo? O isa-isa? Isa-isa. Kung sakali kayong tatagumpay. Padong, Angal, Mike, huwag kayong ikalam. Simula, Alcalde. At ako na lang magtatapos. Tao. Rapista o bandido. Huwag kang maingay.
Sa panahon ito, ang lupa at bindihin may tenga. Ang dalita'y may pagpa. Kung ikaw'y nagdaramdam, lalo ako. Sapagkat si Mario'y anak ko. Nagkatimila siya. Buenas, Abel. Buenas. Kumusta ang kamay mo? Magaling-galing na. Ito'y isang alala ng mga po na hindi ko malilimit kailan. Abel, yan ka nagkakamali. Pero Misa, alam ko na ikaw ay nagdaramdam. Sapagkat si Mario'y mahal mo, iniibig mo siya. Ngunit, sir, nakagilan ko ng konting pagdaramdam ang iyong kapatid. Siya ay pinaghahanap din. Bilang ng mga matay tao, rapista, bandido, traidor. Nagdaramdam din naman ako, Papa. Alam ko, ihalang ko. Isabel, sa panong ito, ay hindi natin alam kung ano mangyayari. Kaya kung meron tayong mga damdamin, ay sarilinin lang natin. Gandang araw sa inyo, Papa. Katulad nito. Señor Guerrero? Hmm. Señor Isabel? Lalong-lalo na sa'yo, Norbita. Araw-araw ay lalong kang gumaganda. Hindi pa ba tayo uwi, Papa? Taka na. Ben! Ohayo, Kamalachi. Ohayo. Ating pagay, Señora Isabel. Alam niyo, Tony, ako'y pinakiusapan ng mga taong ito upang mamagitan sa inyo. Dahil po ba dun sa lupang isinala sa inyo na ngayon ibig na nilang tubusin ngunit ayaw daw niyong tumayag? Alam niyo, Señora Isabel, ako po'y hindi tumatanggap ng sangla. Ang mga lupang sinasabi nila
ay binili ko na. Sila magpapatunay. Kasi nang nangyari ganyan! Kasi nang halingan pala, ha? Fidel! Akin na ang mga papeles. Ayan niya, Rosabel. Ang katibayan na ang lupang sinasabi nila na isinangla sa akin, ay binili ko na. Ang katunayan ay may nagda pa sila riyan. Abay, may nagda nga. Ano nagda? Pinirmahan nga namin ang mga kasulatan ngayon sapagkat ang sabi mo bilang pagpapatutuo lamang ng pagkatasanla ng aming mga lupa sa iyo. Pero hindi namin nalalaman na yan pala yung mga papeles na ng pagbibili. Aba, mga tama pala kayo. Bakit kayo lumalagda sa mga papeles na hindi nyo muna binabasa? Kasalanan ko ba yun, Yora Sabel, kung sila yung mga tangat, mga ulol? Aba, attorney, huwag mo naman kaming hamakin. Baka ang akala mo dahil sa kulay lupa ang balat namin at nabubuhay kami sa lupay, lupa na rin kaming maaari mong yurakan. Diyan ka nagkakamali, attorney, sapagkat kung alang-alang sa pagtatanggol ng aming karapatan at katwiran, maging lupa man kaming totoo, ang lupang ito'y bago mo mayurakan, ay matitigmat muna ng iyong dugo. Bang yayain na ninyong umalis ang inyong mga kasamaan bago ako makalimutan ang sarili. Baka hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Maaari ko sila ipabilibid. Trespassing with intent to kill. Buenos dias, Señora Sabel. Pareki. Tayo na mga kasama. Uminahon kayo. Huwag kayong padadala sa init ng inyong ulo. Panahon nila ngayon. Ngunit ako'y nananalig na ang katarungan ng siyang magtatagumpay. Eh kung naririto lamang ang anak mo si Mario, hindi tayo magkakaganito. At ang anak ni Mero si Carding. Huwag kayo mag-alala. Ayon sa huling sulat ni Mario, ngayon daw sumuko na si Yamasita ay makauwi na silang dalawa ni Carding. Eh kailan daw naman ang dating nila? Sa lalong madaling panahon. Ayan mga kasama, nakita na nyo. Darating na yung dalawa. Makikita natin ang walang hiyang yan. Darating na pala si Mario Carding. Ano'y katatakot mo sa kanila? Nakalimutan mo na yata ang matagal na tayo nakahanda sa kanilang pagdating. Sabihin mo sa kanila na dumating na ang araw ng kanilang paniningil.
Taka doon! Senyorito Jardin po, tsaka po si Mario. Nariyan na raw po tumarating. Teka! Papa, darating na si Mario! Teka, teka muna. Ano ang kinatutuwa mo? Ang paglating ng Kuya Jardin mo? Oh, Papa, o ni Mario, na. Ha? Eh, di pareho. Halin na, Papa. Oh, teka, teka. Tunguin natin sila. Oh, ano ba ito? Ihan natin. Opo. Oh, 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 yeah. Si Mario at si Carding ay may buhay na pagkakautang! Kung hindi magulang nyo ang kanilang napatay, ay kapatid. Kung hindi kapatid, ay anak! Kung hindi anak, ay kaibigan! Kung hindi lang ang kaibigan, ay isang mahal sa buhay! Ito! Ang oras ng paniningil. At huwag kayo matakot. Hindi ko kayo pababayan. Ako! Ang sagot sa uli. Ipamigay ang mga marwa! Tiyakin natin ang kamatayan ng dalawang yun. Lalong-lalo na si Mario upang maging malinis ang aking landas sa pangingibig kay Normita. Pagkat kung siya ay asawa ko na, ay natitiyak kong hindi natatanggi ang kanyang ama, si Senyor Guerrero, na tangkilikin ang aking kandidatura sa pagka-gobernador.
pinapakuran ko. Hindi tayo pinagpapatay. Oo, panay sa kamay tayo pinatamaan eh. Ganun mas madali tayo patamasan, oo. Eh, masasabihin natin kay Ettore nito. Eh, di sabihin natin ang katotohanan. Talaga naman hindi natin sila kaya. Tsaka meron pa naman tayong ibang pagkakataon para sa kanila. Tama, eh, yung narinig sa bayan ng putukan. Baka magsidating pa sila, Epe. Ang mabuti eh, malis muna tayo nito. Ayan! 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 Natatandaan? Siya si Luisa. Ang anak ng dating puppet mayor sa atin. Oo. Oh, ako nga. At habang nasa iyong pagkakataon, Rojo, patayin mo na ako. Sapagkat kung hindi, sinusumpa akong papatayin kita. Tulad ng ginawa mong pagpatay sa aking ama. Hindi ko ugaling pumatay ng babae. Kung gayon, wanda ko! Aray! Kaling! Pabihan mo na siya. Napakaganda ng pasilubong sa atin natin mga kababayan. Darating, kuya, eh. Mari ba yun?
Eh, anong puto ka narinig ko kanina? Wala, pasalubong sa amin ni Carding. Kamusta nga pala si Carding? Bakit kuya? Ano nangyari kay Carding? Bakit? Ano nga nangyari sa kanya? O bakit naman? Bibiro lang ako. Baka mamaya nandito na yun eh. Huya naman to. O siya tayo kita. Nagugutom ka na ba? Oo. Kung alam ko naman darating ka, di sinsanay pinagluto kita ng masarap na pagkain. Ayaw mo, mamayang gabi, ako ang maghahanda ng pagkain. Hindi na mabali, inay. Makita ko lamang kayo ng Marikit. Busog na ako. Aba, hindi makata pa yata ang kuya. Marikit, ipaghanda mo ng pagkain, kapatid. Kuya, sandali lang, ha? Ah, sige. Natas ang kanyang ulot, laki-laki ang kanyang dibdib sa pagmamalaki sa iyo. Kagaya ng aking pagmamahal sa iyo, ikinararangal kita, anak ko. Naalala ko lang yung sinabi sa akin ni Tay ng mali pa. Nang turuan niya akong gumamit ng baril at tumigla. Napagdating ng araw na kailangan niya ng mamahinga sa pagkahepo ng pulis eh. Magiging maligaya siya kung akong papalit sa kanya. Kaya inay, ngayon kong naisip na maaaring papagirihin natin ang pangarap ng Tay na akong papalit sa kanya. Kakausapin ni Sir Carlito, sabihin kong... Inay, bakit yun? Kung gagawin mo yan, ay mangangahulugang hindi na maaalis ang baril sa iyong katawan. Nung magpaalam ka sa akin mamumundo kay ni Carmen, hindi ako tumutol sapagkat alam kong sadyang kailangan. Ngunit ngayon tapos ng digmaan. Iba ng sandatan dapat mong hawakan. Ang suyod at araro. Ang ating mga lupay na natili na lamang nakatiwang mga. Kaya't ibigay mo sa akin ang iyong baril. At ipangako mong hindi mo nahahawakan kailanman. Inay, kung ako'y alis ang inyong baril eh, madadala yung aking buhay. Nakita niyo naman nangyari kanina. Pumapasok pa lamang kami ni Carding sa bayan eh, sinalubong kami ng mga bala ng mga taong galit sa amin. Ano pa kaya kung... Mario, ang pinakamabuting pananggalang ay ang mabuting pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Ngunit Inay, alam mo bang... Kahit napatay ang itay, matupad pa rin niya ang kanyang pinakamimiting pangarap na ako'y sumunod sa kanya mga yapak. Bakit ang hindi? Ngunit, kung ikaw ay manunungkulan, sa tuwing mananaw ka ng bahay ay hindi ako mapapalagay. Sapagkat alam kong ikaw ay hinahangaan sa barilan. At laging merong isang mag-aakalang higit siyang mabilis at asintado kaysa sa'yo. At hahamunin ka. Kung ikaw ay magtagumpay, isa na naman ang madadagdag sa listahan ng iyong mga nasawi sa iyong kamay. Ngunit kung ikaw ay mabigo at makatagpo ka ng isang higit na mabilis at asintado kaysa sa'yo, ibig mo bang lubusan na kaming maulila ni Marikit? Kung sa bagay, ikaw ay nasa wastong gulang na at karapatan mong magpasya sa iyong sarili. Kaya kung ako yung pagbibigyan, maraming salamat. Kung hindi naman, ay mauunawaan ko. Inay?
Nyo Rosabel, maaari po bang makatuloy? Sila man, Pedro. Salubungin mo na at ipapasok ko lang ito. Tuloy ko kayo, Pedro. Ang Pedro, Mario, kumusta ka? Pumunta. Kita pa sa bangong ngayon ah. Hindi naman ah. Eh, matagal ka na namin hinihintay eh. Bakit oh? May kailangan ba kayo? Eh, tungkol ba dito kay Atty. Salazar? Atty. Salazar? Oo, oo. Nagsanla kami ng lupa eh. Nang tinutubos namin eh. Ayaw nang ibigay. Ayaw ibigay ah? Ayaw! Alagay mo, Pedro. Pag-usapin natin sa loob. Ang nanay. Ah, si Lido. Tumuloy ko kayo. Si Mario! Wala ka bang pasya sa sarili? Puro si Mario. Ano ko ba? Kung anong gusto ni Mario, din ang gusto ko. Kung anong gusto ni Mario? Mayroon po. Oh, ayan, ayan, si Mario. Aray, balik ka. Pwedeng. Naalam po na sadya mo. Si Norbita. Bueno, maupo ka. Ako nang tatawag sa inyo. Agad din, meron sana ako sasabihin sa inyo eh. At tungkol sa kasal. At sa mga batang ito, ba't kinapamadali? Tapusin muna ninyong pag-aaral. Saka na kayo pagpasak. Wala akong tutol dyan. Yun nga akong pinag-usapan namin, pero meron akong kailangan eh. Ha? Huh? Kayo daw ang alkalde namin ngayon. Oo, oh, ako ang alkalde. Ah, official visit. Ha? Maupo ka. Sala ako eh. Drink? Hindi ka, salamat ako. Oo, ngayon. Ano ang problema? Eh, tugulo din sa mga kababayan natin magsasaka. Eh, nagsanda ko sila ng lupa kaya to ni Salazar. Ngayon ay balikan lupa nila, ha? Oo. Nga, pinakailaman ko lang baga na yan. Ha? Siya ako? Pero wala akong magagawa. Bakit to? Ang mga pilit at tanga ni Salazar ay legal. May mga lakda mga magsasaka. At yan ay rehistrado at selyado. Kaya wala tayong magagawa. Ngayon, alkalde, alam naman natin kung anong uri ng pagkatao ni Atty. Salazar. Oo, alam natin ang uri ng pagkatao niya. Ngunit bilang alkalde, ay katungkulan ko itaguyod ang batas. At sa pagkakataon ito, ang batas ay nasa panig ni Salazar. Ang batas ubang nasa panig ni Salazar? O kayo? Ano ibig mong sabihin? Na ako'y kasabot ni Salazar? Mario, ang ama mo ay matali kong kaibigan. At ikaw ay tinuturing kong parang isang anak. Baka hindi mo naunawaan ang sinabi mo. Yan ay paghamak sa aking pagkatao. Kaya mabuti pa eh, bawiin mo. Ginaroon lang ko, alkalde. Ulit yun ang aking nadarama eh. Mario, ano ka ba? Pari ba? Ako na ang babae para kay Mario. Karding, wala mga kabawi na sinabi ko. Mabibal kung tutulungan ang papo mo, ang mga magsasaka. Ano ba nangyayari? So, ilang ba? Pwede, pwede bang paubaya mo lang sa amin ni Mario ito? Por favor. Ben, ito ang bahala. Awa naman yung sinabi mo sa papa ko eh. Pare, ayaw niya tulungan ng mga magsasaka. Alam mo naman siya lang malalapitan ko. Hindi pare, nahihiya kang bawihin yung sinabi mo sa kanya. Saan mo lang bawihin? Bakas naman. Pare, kilala mo naman ako. Hindi ko basta-basta mabawihin ang mga sinabi ko. Pare, kapahiyaan pa yata tayo niyan eh. Diba wala akong gagawa, magkakahiyaan tayo. Pare, taro-taro na natin nagsama eh. Pare lang, di pa nga bala ito sa amin. Pare, sumisigaw ka na. Masamahan ng tawa ng boss mo. Baka sabihin niya sa taas, nag-aaway tayo dito. Eh, paano ayaw bawihin? Eh, paano ayaw tulungan ng bako mga magsasaka? Pare, kung ayaw bawihin yan, pipilitan akong umiyakay ko sa tabing ilog. Alam mo naman, pare, hindi ko mababawi. Sige, kita tayo sa tabing ilog. Kung yan ang gusto mo. Pero ayaw ko niya. Pero kung gusto mo, kung kita tayo sa tabing ilog. Eh, ayaw ko rin eh. Alam mo, gagawin natin ito. Eh, ayaw bawihin yan eh. Ayaw tulungan ng bako mga magsasaka eh. O sige, magkita tayo. O sige. Basta ayaw ko niya, ha? Basta magkita tayo. Oh. Mario! Saan ka pumunta? Diyan lang. Hindi ba akong pinuntahan mo dito? Babalik na lang ako, ha? Sabing ilog, ha? Oo. Anong gagawin niyo sa sabing ilog? Meron kami pag-uusapan, eh. Bakit sa sabing ilog pa, hindi pa dito? Ha? Dahil, masarap ang sigo hinahangin doon, hindi ba? Ha? Oo. Oh, basta magkita yun. Oo. Okay. Anong gagawin niyo sa tiging ilaw? Narinig mo, mag-uusap niyo, di ba?
ha? Yeah!
Carding. Mabuti pa ito, daling kong kaso naman magsasaka sa sigali. Anong uri na kamatayan ang gusto mong ibigay ko sa kanya? Bala? O patali? At kailan? Masyado kang mainit, Fidel. Ang kailangan dito ay utak. Kay Marion, maraming taong bayang nagmamahal. At kung siya'y ating papatayin, ay hindi nararapat na malaman ng sinuman na tayo'y may kinalaman sa mga pangyayari. Pagkat siya'y makakasira ng aking ambisyon. At kung kaya kita pinatawag, Luisa, pagkat nalalaman ko isa ka na rin sa naghahangad ng kanyang kamatayan. Kaya kailangan tayo magtulungan. Hindi ba? Aba, attorney. Kung tungkol din lang sa bagay na yan, sa lahat ng oras, ako at ang aking baril ay lagi nakahantak. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Kung dahas ang ating gagamitin, ay tiyak na hindi tayo magtatagumpay habang si Carding at si Mari magkasama. Minsan, sinubok na yan. Ikaw man, hindi ba? Kaya't gumawa tayo ng paraan upang mag-away si Carding at si Mario. Diyan ko kakailanganin ang iyong tulong. Akitin mo si Carding. Bakit yung si Carding? Sapagkat si Carding lamang ang maaaring makatimbang ni Mario sa barilan. Ngayon, kung mapapaibig mo si Carding, at pagkatapos ay sasabihin mo pinagtangkaan ka ng masama ni Mario, tiyak na magagalit si Carding. Mamumuhi siya kay Mario. Hahanapin niya si Mario. Sila'y magbabarilan at magkakamataya. Naunawaan mo ba ako? Ngunit, maibig kaya ako ni Carding? Oh, bakit hindi? Mag-ayos babae ka. At bumili ka ng magagarang bisita. Akong bahala sa gastos. Natitiyak kong mapapaibig mo si Carding. Ano? Payag ka ba? Tama na ba? Oo, ganda-ganda mo ngayon. Edel, nasisigurong ba dito siya magdadaan ngayon? Oo. Oh, sangayon sa aking koleksyon. Ay magpipiknik sila ngayon ni Marikit sa Manatik din. Ayun pala siya. Dali!
Nalias ako na si Rojo. Kapapakiskis. Pupunta ka ngayon kay Carding. At sasabihin mo pinagtangka ka ng masama ni Mario. Magpapatayan sila! Magpapatayan sila! Atty. Mario, tungod na natin ito yung ating pinatalak, Mario! Hindi na kapagpatay ni Mario sa iyong ama! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Talagang papunta na ako rito. Bakit? Naralaman ko naghihintay ka. Ngunit, nakasalubong ko si Mario. Nagpatungong kiskisan. Ewan ko po ano nangyari sa kanya. Kasing yata eh. Sigla na lang ako sinunggaban at pinagtangkaan ng masaba. Buti na lang at ako'y nakatakan. Sige, uwi ka na. Kanino man, wala man nakakaalam kung bakit ako makikipagto sa'yo ngayon. Baril sa baril. Umunod ka. Ano?
Umunot ka! Nababaliw ka na ba, Karding? Ano ba nangyayari sa'yo? Basta't bumunot ka! Isa! Pari, huwag ka umalis. Umalap ka rito! Dalawa! Tatlo! Sa kanya. Ikaw ba, Mario? Hindi, Norting. May ibang bumalik sa kanya na hindi ko nakita. Ayabon mo sa akin ang iyong baret. Hindi, Mario, Norting. Paubahin niyo sa akin ang pagkakataon ito. Kayo na magbigay sa akin ang iyong mga baret. At saka ko na ipas. Alam ko, Mario, na hindi kita kaya. Pero sapagkat ako'y alagad ng batas ay hindi kita maringarasan. Kaya susok mo ang iyong baret at sabayan tayo. Norting! Sus, tiyan mo sa akin ang baril mo. Susing, baril mo. Naramdaman ko ang pangyayaring ito. Ngunit iniulit ko. Talagang wala akong kasalanan. Lubos akong nananalig na walang katotohanan ang ipinaparatang nila sa iyo. Binaril mo si Karding sa likod. Kaya anong iyong ikatatako? Sumuko ka na, anak ko. Inay, kung susuko ako, sino pang maghahanap sa tunay ng salarin? Alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya, sige na, sumuko ka na. Pero inay, ang buong bayan ay naniniwalang akong bumaril kay Garden. Kung susuko ako, sino pang magtatagang humanap sa tunay ng salarin? Kung nabubuhay lamang ang iyong ama, alam ko, yan ang kanyang nanay. Pwede marating ni Jeep. Marahil ay hindi sila rito pupunta. Maghintay ka muna rito.
Isabel, ako'y naparito upang isauli sa iyo ang isang bagay na ari ni Mario. Tinggal ng bala na nakuha sa likod ng aking anak. Katatapos lamang ng operasyon ni Carding, malubha ang kanyang lagay. Kung siya'y mabubuhay o mamamatay. Ramon, hindi magagawa ni Mario ang barilin si Carding sapagkat sila'y matalik na magkakaibigan. Katulad ng pagkakaibigan ni Inya at Todo. Kaya, huwag mo naman siya paratangan ng ganyan. Ramon! Sana ako. Maawa ka sa akin. Wala na tayo dapat pag-usapan pa. Ebe, tayo na. Sampo tayo, Bear. Darin mo ako sa ospital. At pagkatapos, inadid mo si Dormida sa bahay. Uy kayo. Tayo na ako, Ror. Nasama na ako sa inyo. Bang bahala. Tayo na. Pipilitin ko matuklasan, kaya't ako'y pumunta. Niwaling! Ikaw ba'y alis o hindi? Masadyang niniwala kong akong bumalik ka din. Ay patay mo na ako. Pagkatigit na matamis sa akin ang kamatayan. Kaysa makita ko ang babae na aking pinakamamahal ay lubong walang tiwala sa akin. Ano pang yung inihintay? Puntang kaloob. Umalis ka na. Hindi pa ba sapat na sa mga sandali ito'y nasa bingit ng kamatayan ang buhay ni Kuya? Na ang paniwala ng lahat ay ikaw ang bumaril? Para ba, umalis ka na. Kailangan pa bang pumarito ka? Huwag ang pasakita ng aking loob. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Oo. Kung yun ang nais mo. Ngunit bago ako umalis, ay inuulit ko sa'yo. Eh, hindi akong bumalik kay Carding. Pinakamamahal kita na gumita.
Salamat at dinilipin ng Diyos ang aking mga panalangin. Mag-alala. Hindi ko papayag mamatay. Hanggat nabubuhay si Mario. Pipilitin kong kumaling at lumakas. Kung may pangangako mo sa akin, hindi ka lalayo sa akin, piling kailanman. Ang bagay na yan ay nakainormita. Maraming pang salamat. May iba po ko. May balita kung nakairo po ay titiwalag na sa politika. Yan ang buong katotohanan. Sa panahong ito ay wala na akong tiwala sa mga politiko at sa politika. Ngunit, Senyor Guerrero, ang inyong angkan ay siyang pinakatanyag sa politika sa lalawigan ito. Kaya't nararapat na kahit isa ay magkaroon ng politiko sa inyong pamilya. Kung sa bagay ako'y hindi pa nabibilang sa inyong angkan, ngunit kung ako'y papalarin na maging manugang nyo at sa hangarin na may pagpatuloy ko ang maningning ninyong pangalan, ako'y kakandidato. Sa akin na may walang masasabi ang sino man. Malinis ang aking puso, ang aking buti, at mga kamay. At kung alang-alang din lamang sa bayan, ako'y nakahandang magpakasakit at itaya ang aking karangalan. Basta't ako'y tutulungan niyo. Este, Atorne, kumusta naman ang inyong mga pautang? Pautang? Ako po'y hindi nagpapautang, Senyor Guerrero. Ang mga kwartang kinukuha sa akin ng mahihirap nating kababay ay tinuturing kong bigay. Senyorito, ito na po, senyorita. Ha? Ay, ha. Good evening, Normie. Good evening. Bueno, maiwanan ko muna kayo. Adios, diga. Senyor Guerrero, maasahan niyo at pag-aaralan kong mabuti ang inialok niyo sa akin tungkol sa politika. Attorney, maupo kayo. Fidel, ang mga regalo ni Normita. Ibigay mo na kay Isyo. Hindi mo man lamang papubuksan? Sa Maynila ako pa binili yan eh. At saka nga lang. Dito rin lang pala ibibigay eh. Hindi! Dunga na sa kotse. Adios, Senyorita Romita. Sige na. Alam mo, matagal-tagal din naman kami nag-usap ni mong papa. At sa palagay ko, kung ako'y sasagutin mo, eh hindi siya tututol. At ngayon pa'y pinangangako ko na sa'yo na ang ating kasal ay magiging pinakamaranya sa kasaysayan ng lalawigang ito. At inalukan niya akong kumandidatong pagkagobernador. Kapag nagkataon, ikaw na magiging pinakamagandang may bahay ng gobernador sa buong kapuluan. Normita? Normita? Ha? Hindi mo naman yata ako pinakikinggan eh. Ano ba iniisip mo?
tayo? Gusto mo na magsara? Hmm? Wala nang tao. O di magsara. Hmm. Hindi lang. Okay, boys. Kamot na yan. Ayaw ko lang siya. Ay, umuwi ka naman ha, pwede ba? Maaga na! Iniintay ka ng nanay mo! Bata-bata mo pa, sige, uwi! Oo, umuwi ka na! Ako, hinin ako kanina-kanina paasap sa'yo ha. Baka hindi ako nakatingin. Sipahin kita, tol! Sisipahin mo ba? Huwag mo kong pag-aasahan ng bodyguard, ha? Gusto mong tayo sa pahina? Talaga, sa pahina ako, ha? Mali ko sa pahina. Mali ha. Oo. Baka sumampay siya, kumpare ko yan.
I'm sorry. Anything wrong? Siguro ang nirmitang ito, no? Well, let's celebrate. My goodness. Alam ko kung anong gamot yan. Yung hawak mo, di ba? Kamuhin naman tayo, ha? Bigyan mo naman ako. Come on. Now, let's drink to Broken Heart. Ano, Nalmita? Ba't di ka kumikibo? Saka gusto kang bantahin ng tragedy boda? Oo, maganda. Pabayaan mo. Sa araw na yung kasalay, gagawin kita pinakamaganda sa bahay natin. Eh, paano? Alis na kami, ha? Oo. Bye. Tatalin ba natin ito? Aba, oo. Ayusin ko pa yan, eh. Alis na kami, Luisa. Nirmita, talagang buo na sa kalooban mo pakasal kay Attorney. Oo. Pero bakit? Batid ko namang magpahanggang ngayon na iniibig mo pa rin si Mario. Matagal na tayo nagkakasama sa silid na ito. At hindi mo maikakaila na ang pagluha mo gabi-gabi dahilan sa kanya. Bakit ngayon ay pakakasal ka sa lalaking kanyang kaaway? Sapagkat ito ang tanging paraan upang lubusan kong maipinit ang pinto ng aking puso kay Mario na magpahanggang ngayon ay naghahangad pa rin maghintay ng kanyang pagpabalik. Ngunit sa gagawin mong yan ay kusa mong winawasak ngayong kaligayahan. Ang kaligayahan ay malaon ang nawala sa aking buhay. Simula ng sandaling makakuha ang barili ni Mario, si Kuya sa likod. O Luisa, nasa akin ang lahat ng dahilan upang siya'y kamuhian. Ngunit bakit magpahanga ngayon ay siya pa rin ang aking minamahal? Bakit, Luisa? Bakit? Kaya naisipan kong ito na ang pinakamabuting paraan. Ang pakasal kay Attorney. Upang kung sakali ay si Mario na ang tuloy ang magpakalayo-layo sa akin. Sa gayon, mawawalan ako ng pagkakaipagkanulo ang tangan namin mga gerero. Hindi kita mapapayagang gumawa ng ganyan. Bakit ka nagsalita ng ganyan? Sapagkat hindi si Mario ang bumaril kay Cardine. Kung gayon ay sino? At paano mong nalaman? Huwag mo nang itanong. Luisa!
hindi si Mario ang bumahal sa akin, ay sino? Sino, Luisa? Sumagot ka. Ang totoo yung sinasabi mo. Ba't ngayon ka lang nagsalita? Bakit? Sumagot ka, Luisa. Anong kinalaman mo sa mga bagay na ito? Paliwanag ka, Luisa. Bayaan mo munang magmasang kita. Pagkat matapos mong marinig ang aking sasabihin ay hindi mo nananaising manatili ako sa tahanan ito. Ang bumalik sa iyo sa likod ay si Atty. Salazar. At kung kaya't nagsawala ka buko nung unay sapagkat kasama kong bumalak na paglabanin kayo ni Mario. Ikaw? Oo, Carding. Hindi totoong sinagtangkaan ako ng masama ni Mario. Yun ay gawa-gawa ko lamang upang patayin siya upang makaganti sa ginawa niya sa aking ama. Wala siyang kasalanan, Armita. Ako at si Atty. Salazar ang may kagagawa ng lahat. Dapat sana'y tigong ko na ang aking bibig. Ngunit dahil lang sa kabutihang loob niyo, at dahil lang sa natutuhan na rin kitang ayaw pumayag ng aking budhi. Patawarin niyo sana ako. Carding. Mag-iingat ka sana. Huwag mo naman akong labis na kamuhian. Hindi ka ba nagagalit? Hindi ka namumuhi? Ang lahat ay nakakamali. Ang totoo niya na ito. Papasalamat po nga ako sa iyo. Ang dahil sa pagtatapat mo, natapos na rin ang hirap na aking loob. At ang akala mo ba, madali para sa akin ang mamuhi kay Mario at hangarin ang kanyang kamatayan. At ang isa pa, paano ako mamumuhi sa iyo? Kayong ikaw ang pinakamamahal ko sa buhay. Senyorito, nariyan po sa ibaba si Atty. Salazar. Thank you.
Alcalde, nasa na po sila, Jefe. Oo, oh, Jefe! Sila, saan? Nasaan? Pinaroon pa namin ang kalde. Sila yung nakalala. Just 2 minutes, ba? Ikit kung mabilis ang kanilang sakyan kaysa amin. Pinabayaan niyong nakatakas! Apat kayo, daulaw sila! Nakatakas o pinabayaan niyong makatakas? Alcalde, hindi ko gustong himingin yung panalita. Kami dapat sa aming tungkulin? Dapat sa inyong tungkulin! Ang inyong alcalde, pagtangkaran sa kanyang sarili pangmahal, ang munisipyo ng Galawa! At pinabayaan niyong makatakas ang tao na tangkas sa kanyang buhay! Kung ganyan ang katapatan ninyo sa tungkulin, ay hindi ko kailangan! Alcalde, kung inakala ninyong hindi ako karapat-dapat sa aking tungkulin, ngayon din ako'y nagibitin. Jim, hintayin niyo na kami. Ba natin maaaring pag-usapan to? Hindi kailangan! Kito naman ko pa din ang pangyayari. Guerrero? Para mag-alde. Adios! Papa, ang hihirap sa'yo, pabigla-bigla ka eh. Ha? Sino ngayon magiging hirapin natin? Buenos días. Ay, Isabel! Tuloy! Tinatawag mo raw ako? Oo! Opo ka! Ito! Alam mo na mahinom si Don Isabel. Opo. Tinatawag kita, Isabel, sapagkat alam na namin kung sino ang tunay na bumaril kay Cardeng, si Attorney Salazar. At buong-buong ang aking pag-asa na sa mga sandaling ito ay maihaharap ko siya sa'yo, ngunit siya'y nakatakas. Ngayon pa man, nais kong samantalahin ang pagkakataon. Sa ngalan ng aking pamilya, na humingi sa iyo ng pamanhin sa maling paratang namin kay Mario at saka sa mga masasakit na pananalitang nabitiwan ko sa iyo. Wala kang alalahanin. Sa mulat mula pa, alam ko naman ang lahat ay magliliwanag din. Ano sabi ng doktor? Ito ba yung alam mo, Mario? Mayroon gata ng tao? Oh, nalungo po na. Lako ako. Tutuwa ang kumpare ko niya. Si Mario, nasa taas pa. Nasa labas. Mario, buka. Buka. Pag-iingatan mo yan, Mario. Mahirap na. Mahalaga. Pare, sana lalaki, ano ha? Oo nga. Walang kwenta ang lalaki, Mario. Oh. Siyempre, ako magiging aman yan, di ba? Oo. Oh. O, ikaw magmana sa akin. Mahirap na. Mas kabuti, Mario, babae. Malaking pakinabang sa babae, Mari, di ba? Mari, may sumasakit pa siya. Martin, mabuti pa tumawag ka ng doktor. Ay, siya ba nila, Mari? Huwag na, Mari. Natutuwa lang ako. Hindi ko akalain. Meron pang panak... kaligayang nalalabi sa aking buhay. Ba, ito na pulis kong pare. Ha? Okay, palingan na. Pare! Ay, pare! Okay. Alam, pare, may babalita siya si kumare. O nga, pare. Ha? Ano yun? Alam mo ba kung saan ako galing ngayon? Saan? Sa doktor. Sa doktor? Bakit? May sakit ka ba? Wala. Mare. Dahan-dahan. Anong ginawa mo sa doktor? Alam mo? Magandang araw po. Mika. Mario! Kalimutan.
gusto mo na yun. Kaya kami nagpunta rito. Dahil sa kailangan ko sa inyo. Alam mo, dinanin niya sa lasar ang papa. Pero hindi naman siya namatay. At siya rin ang bumalik sa akin. Kaya pinapatawag ka ng papa. Kumari ngayon. Sino sila, Mario? Normita, Carving. Siya si Marco ang may-ari ng lugar nito. Ang lugar lang bang ito ari nila o pati ikaw? Bakit ka nagsulitan ng ganyan? Pagkat siya ng aking nakikita. Ikaw si Normita, ang dating kapinta ni Mayon, di ba? Bakit? Kayo ba ngayon ang bago? Normita! Kaya ako siya. Oo. Kapwa natin siya mahal. Ngunit, sapat ang pagmamahal ko sa kanya upang siya muling ibalik sa iyo. Ikaw ba naman sapat ang iyong pag-ibig upang muli mo siyang tanggapin? Sandali lang. Anong palagay niyo sa akin? Laro na pwede niyong pagpasa-pasa lang. Ako lang may karapatan magpasya tungkol sa bagay niya. Kung ano man ang muling iyong pasya, Mari. Saan mo? Maunawaan ko. Mario! Sinukubi! Kitagal-tagal lang itong hinihintay. Kitagal-tagal lang itong nagtitiis. Wala naman ang awa. Kaya nang umuwi. Hindi ba kanyang pupunta kayo sa probinsya? Baka kayong gabi. Sige, lumakad na kayo. Oh, it's all right. I can take it. Alam mo, sa akin eh, ang lalaki, para lang mga kong naghihintay ng sasakyan. Pagkaraan ng isang pasay, I can wait for the next one. Sige na. Umakad na kayo. Okay, boy. Good luck. Sino ang kanyang ama? Anong iyong sasagot? Sabihin niyang ako ang ama. Why don't you go home, ha? Bata ka pa sa mga bagay nito. Sige, umuwi ka na. Ang hirap sa iyo, Margo, eh. Ayaw mo akong bigyan ng pagkakataon. Ngayon, pakilala sa'yo na ako'y ganap sa lalaki na ngayon. Pwede ba? Sa loob na natin pag-usapan ng bagay nito. Come on. Come on, Naga.
Senyorito, narito na po sila. Ah, magaling, magaling! Oh, Mario! Tuloy yun! Papa? Hello, Lolita. Mabuti yun. Mabuti na dumating ka. Inaasahan ko na yung balita na siya nila, Captain, ang nangyari dito. At marahil alam mo na ang dahilan kung bakit kita'y pinasundo. Upang ihalok sa iyo ang tungkulin na ginampanan ng buong pagitingan at katapatan ng iyong ama bilang hepe ng pulisiya ng bayang ito. Yan po isang malaking karangalan para sa akin. At katuparan ng pinakamimiting pangarap na aking ama. Ngunit bago ako tumugon, bayan niyo muna ang kausapin kong aking... Hindi na kailangan. Magandang gabi, Rojo. Tila may lakad kayong magkaibigan. Ha? Oh, talagang ikaw ang hanapin namin. Ngunit yamang naririto ko na. At bilang hepe ng bayang ito, ay inutos yung alis mo yung baril. At sumuko pa na sa salang pagtatangka sa buhay ni Alcante. Akalain niyo yun? Ang dating mga berdugo ng inyong mga kamag-anak at kaibigan ay hepe na ngayon? Mga ulol! Kayo ang dapat sumuko sa amin upang kayo'y aming mahukuman katulad ng inyong paghukom at paghatol noong panahon ng hapon sa mga mahal sa buhay ng mga kaawawang ito. Pababayan, huwag kayo palinla sa taong yan. Kayo'y ginagawa lamang niyang kasangkapan. At di ba niyo alam, ang ginagawa niyong yan ay labag sa batas? At kung inaakala niyong kami dalawa ni Carding may dapat pagbayaran, ay nakahanda kaming marap sa hukuman. Ngunit huwag sa ganitong paraan. Huwag rin niyo ilagay ang batas sa inyong mga kamay. Anong batas? Sa mga sandali ito kami ang batas! Ano? Mag-aalis ba kayo ng mga baril o ibig niyong paulan na namin ng bala ang bahay na yan? Ano? Ayaw nyo! Mga kaso! Tiyo, saan mo ang bayan sa likod? Kami lang bahala nito. Oo, madali ko! Ano? Bakit tayo nagsusuntuman tulad ng mga dara? Kung gusto nila ng gara, bibigyan natin sila ng gara! Ngunit, Atty. Maaring may katuroyan sila. Ang ginagawa natin ito ay labag sa batas. At maaaring managot tayo sa mga alagad ng pamahalaan. Maaari! Kung makararating sila rito na may buhay pa sa mga taong nasa bahay niyan, kaya't kinakailangan, lipulin natin sila lahat! Upang pagkatapos, sino man ang dumating dito, ay sasabihin natin sila ay binatay ng mga tulisan. Mga tulisan, tayo naman ang nagtamoy! At sa gayoy, tatanggalin pa tayong mga bayani. Madali na matutupad ang pangarap ko na maging gobernador. At ipinangangako ko na pagdating ng araw na yan, ay gagantimpalaan ko kayong lahat. Sige, kung kumilang ang bahay, pilitin pasuhin! Kilos lahat! Kilos! Ang... Thank you.
Bala! Mga kasama! Padalang na kanilang sagot! Maring wala na silang bala! Magsenda sa paglusog! Isa! Dalawa! Dumating na ang oras ng pagbabayad mo! Ayaw man lang ako pang mamatay! Si Marikit! Mga ulol! Huwag nyo sabihin ilalaban nyo yung mga gulo! Saray mga baril! Ibig ba nyo magpatuluhan? Huwag mong kalimutan, Salazar, na kami rin ay may tatlong baril at ang katumbas ng iyong buhay ay sambala lamang. At walang kailangan ng kaming lahat ay mga matay sapagkat natitiyak ko sa oras na ito'y kasama ka sa aming kamatayan. At kung mga hangal na yan na nakapaligid sa iyo ay gustong sumama sa impyerno, bagamat ikaw lamang ang aming kailangan, sila ang masusunod. Mga kababayan, mag-isip-isip kayo. Bakit nga isusubaw ang inyong buhay ng dahil lang sa taong yan? Pag-alit si Rana Long na ating mga samahan, hindi na natin si kamarga sa Tore! Ano ang iyong kapasyahan? Pagsuko o paglaban? Tayo hindi dapat maglaban. Ang tanging pakay namin dito ay si Mario Chicarding upang maiwasan ang walang kabuluhan pagdanak ng dugo. Hayaan niyo kami ni Pidel ang makapagtuo sa kanila ng sarilinan. Roo! Upang malutas na lahat ng ito, kayo ni Chicarding inaamon na El Pidel ng labana isa sa isa! Ano, Roo? Tinatanggap mo ba ang aking laman? Sabihan mo siya. Para ano? Para magamit mo muli ng suksukan mo, umigot, traidor! Ngayon, Roo! Wala na akong baril! Hinihintay kitang lumabas na wala rin baril! Maghintay ka, Salazar. Huwag kang makikalam, Karding. Huwag kang makikalam, Fidel. Anong uri yung pagtutuwas ng gusto mo? Baril sa baril! Ngunit sa parang walang lamangan. Ano ang paborito mong baril? 45. Fidel, ihagis mo sa harap niya ang iyong 45. Ako naman ay 38. Ngayon parehas na tayo. Hindi ko magagamit ang umiikot ng suksukan. At ikaw naman, hindi mo magagamit ang bilis mo sa pagbunot. Hinihintay kita, Roo.
Ninyo ang nangyari sa inyong mga Panginoon? Siyong gawa naman na yan! Huwag! Huwag silang pakilaman. Naunawaan ko kung bakit sila gumawa ng ganito. Sapagkat sila naudyukan at nalinglang ni Salazar. Alam ko rin kung bakit sila naniwala sa mga ito. Sapagkat sila ay may sama ng loob kay Mario at kay Carding sa mga nangyari nung panahon ng digmaan. Ngunit ngayon ay panahon ng katahimikan. At ako'y nakahanda kalimutan ng lahat ang ginawa niyong pagsalakay sa aking tahanan at sa aking pamilya. Kung kayo'y mangangako na kayong lahat ay babalik sa inyong mga tahanan at mamubuhay ng tahimik. Sandali lang, Mac. Ang ibig ba ninyo sabihin, malaya na kami? Oo. Hindi niyo na kami uusigin? Hindi na. Mga kababayan! Mabuhay sa alkalde!